Series Number 3, Game Number 1. Yes. Between Phantasma versus Nemeon Esports. Crowd favorite dito ang Phantasma, Prof. B. Grabe naman talaga. Nagdumadagsa ang mga katastokan sa comment section natin. Upusan ka na, katastokan na! Feeling ko pag natalo yung Phantasma, feeling nila rin, natalo rin nila si Ghost Wrecker eh. Mismo. Oh, malaki pressure. Kaya Wrecker ata neto. Itong tournament. And of course, look at that rotation coming from the side of Phantasma. Ayan na. Uy, kinakalimot. May execute po ako. Kasakit! Oh my gosh! Masya-masyakit tayo. Look at that. Ryota has fallen down on the hands of Lilia. Diba nga? Pero sinecure na lang dito ang Phantasma. Yung isa pang Little Wanderer. Ang sakit naman doon. Masya. Uy, pero dito, napag-iwanan. Na-secure nga nila dito. Pag-pag-pag. Pero kapalit naman ito ang buhay nila. Pero napipas dito. Ako mag-favorite si Rekka. Benedict trying to run for his life. At nag-succeed na naman with the Chichu Dome. Direk, patsag nga direk kung brawl itong laban natin. Suntukan na suntukan eh. Diba? Ay, nakabangan lang. Prof, di mapatay si Wrecker. Nagtago na lahat ng viewers natin. Wala pa silang pake sa rotation, pero dito may pake tayo. Look at Yui trying to save mashup at nag-succeed dito securing their orange pop. Okay, hindi na rin naman kinounter jungle dito ng Minion Esports, pero naiipit dito si Maynard, ha? Tapos nga nila kay Maynard that kamote, parang ang dami rin fans neto ni Maynard. Pero look at that, going in, 3-man rotation for the side of Nemeon. I don't know why lahat sila nasa harapan mismo. Most likely pwede silang manggaling sa likod, having that Valir. Pero yes, they chose to go right in front of the wave of Phantasma side. Thank you ha sa mga nagsasabi na may problema yung mic ko. Ayusin lang natin ng very quick speed lang. Pero dito on to the side naman sa tao, Ryota trying to clear up the minion wave. Pero dito sandwich method ba ang gagawin nila? Grave Zoo even under the turret. Men are trying to run away. But yes, patong miyembro yan. At naka-execute pa sila Grave Zoo. That's second time na nalilimutan nilang may execute. Nilaro ni nilaro ni Maynard yung tower. Sabi niya, sige, ikot-ikot lang ako dito. Ang problema, may burst si Masha. Saka si Masha. And most likely, possible na mabutas ba to? Valir is not on a great position against Nemeon. Umilim na nga dito, they're able to take down Uranus dun sa top side. And another rotation na medyo naudlot. Most likely, gusto nila sanang bumasag. Pero look at this. A 2-man rotation from the top, 3-man naman sa bottom, and now they're going in for the purple buff. Rotation na pinapakita dito ng Nemeon Esports, pero look at Hassel Fatal League RKO! Pero dito, Benedict, nag-connect, napatay pa nila dito si Paring Nova. Benedict tried to run away with a Chichudo, pero Ryota minamara even under the turret, at nag-connect pati last kill dito ni Ghost Wrecker. Nag-email mo naman! Naririnig yung boses ni ni Ghost Wrecker, parang sinasabing gusto niya eh. Pwede naman pagbigyan eh. Ganun yung pag medyo lumalamang na dito. Pero look at that, they were able to take down Maynard again. Another one, apalitan 1-1 exchange at nagpaka-peacock pa nga ang kanilang Farsa. They were able to take down as well. Shaman Force sila pa, ginapangan na dito. Valir, napitas. This is a 2-1 exchange in favor of Phantasma. May kasama pang foul dahil nakuha pa nila yung turtle back. Yun na nga, tagiling ko na nakapatay na naman si Record. May pagtayo sa upuan doon, Prop B. Siligawan. Ay, naka pa! Nakapagulit kay Gro. Gusto talaga to. Pero dito si Nova. Okay, solo kill niya. Pero airstrike tag connect. Trying to run away. Bush lang dito. Pero si Riz, naispatan siya dito with the second skill. Libon tag niya dito. Dark Knight Force. Gusto pa. Hindi kumapit yung kuko. Naguli, Prop B. Naku, bumalik pa. Ayun, makakaligtas ba? Hop, nakikipag-microwan, normal, normal. Ayun, alam ko makakaligtas tayo. Hindi gumawa na yung sidesteps tayo. Ayun! The men are together with Wrecker. Tatlo yun na, tatlong gembro with a damage force, ubos, pati lahi. Mahusay itong si Ashton ha? Yes. Kumbaga yung pagkukulang kanina ni Maynard, niloloko nga nila yung Maynard feeder.
yung Esmeralda, lagi pa kasama ni ano to, ni ano, ni Ghost Rider tong si ano, si Menard. Parang kilala din ng mga ano eh. Oo, sama lamang yan. Sama lamang. Pero look at that. Nakasama lagi ni Ashley ni Tracker para kung meron man siya ma-fatal links dito, sabog-sabog talaga latag agad yung summon force dito. Pero on to the bottom lane, silip muna tayo ng very quick. Uy, hindi na pala, pero dito ka pwede airstrike nag-connect dito kay Nova. Rio pa nagdalawang isip na pasukin ang helpers natin. Yuri trying to zone out. Nagtagumpay rin naman siya dito, pero doon, nakakuha pa nga ng isang kill dito with the Esmeralda, pero dalawang chest nila, tag na rin naman, nag-connect pa kay Lucky nila dito, kahit hindi pa sumasama si Ashton. Oh my gosh, apat, gusto na nila to, Tori na to dito sa top lane ng Minion Esports. 6 minutes pa lang, look at the kill score guys, 10-9, diba? Suntukan lang eh, pag may naligaw, patay na agad yan. Oo. Kanan-nabaran dito, the exchange would be tower onto the top, kapalit ng turtle buff, plus meron pang torre sa bottom side na nakuha ng Nimian Esports. And another one trying to go in, itong tropa, may execute yan. Yes, ano yan nila? Ay! Hindi umabot yung Chichu Dog. Pero sabi dito sa comments, team daw, sawa na sa mura si Menard Profi. Kaya umaayos na, namura. Opo. Mainit niya. Kahit sa mismo team niya, kalaban niya pa rin. Pero airstrike, pang zone out, pang play na minion wave, okay rin naman. Pwede na tumatakbo si Ryota, pero ako ko, doon na on. Patagad yun. Opo. Jing for the side of team Phantasm. Uy, going in si Ashton, very aggressive. Gusto ko yan, i-commento si Ashton ha. Pagka nag-RKO to, magaganda yung mga huli na ito eh. With a 105, ang kanyang stats as of now, having that 50% kill participation, doing great as a tank, zoning this one out. Farza as well, doing a great position. Yes. Talaga nakabaon sa malayo, yet abot ng jurisdiction niya or the area of effect ng Feather Earthstrike. Yes, at makikita naman natin dito, inaabangan na naman nila dito mag-up yung purple buff nila. Tracker, hindi na siya iniiwanan dito na makakampay niya. Sinisigurado nila na hindi na siya ma-pick off paunti-unti. Look at the position na ginagawa dito ni Benedict together with Yui. Okay, nagsiset up sila agad dito ng mga traps nila eh. Diba? Securing their own buffs na lang muna, nagpapakiramdaman both teams dito, hindi sakop na Feather Airstrike yung positioning dito, pero record na ispatan na nga yata doon si Valier, pero other bottom lane naman great two na pag-iiwanan dito, pero nandiyan na nga si Benedict doing the move sa dalawa, pumasok yung police patron at napin at pangago si Masha Mashaket, pero record dito papunta na sa kapag nagtas at yung membro ng Phantasma Benedict together with Feather Airstrike na conference ito sa Phantas even under the turret pero great two nakafocus tayo na dito kay record na successfully withdrawn off the clash na nangyari dito sa bottom lane. Nagulat ako dun sa ginawa ni Masha na pagtalon nung namali ata siya ng liko, no? Namali ata siya ng liko dito eh muntikan pa mapitas ang isang Masha sa ginagawa niya. It means na hindi pa siya ganun ka-effective. Ang ginagawa kasi dito ng Phantasma, they're trying to force a clash. Nalilimutan ng Nimian Esports, ang lineup nila, it's not for the clash, it's for the push type. Yes. At makikita naman din natin kasi, di ba, quick item check tayo. In terms of gold lead naman, around 1k lang naman at nagkakatalo lang dito sa may main core nilang hero. Yung core hero rather, look at that, naka-neck piece of Duran sa dito, pangontra talaga sa Esmeralda, si Lilia, look at Masha, with Corrosion Sight and a Demon Hunter, masakit-sakit na rin talaga yan, pero kasi napoprotektahan na maayos dito si Wrecker, which is si Harry. Tama. Alam mo, gusto ko yung point na yan. Anyway, from 5 minutes, medyo bumagal ang kanilang kills. It's still 12-12. Dikit ang laban. The gold lead is only like around 1.2k in favor of Nimian. Plus the objective, nasa side mismo ng Nimian ng bola as of now. Pero I cannot say that's a good momentum. Anyone, small game pa ito. Lamang lang sa torre position. Okay? The number ng tower ay nasa Nimian. Pero in the positioning of the tower, lamang ang Phantasma. Dahil buhay pa kanilang mid turret dito going in against this one, one on one with the great one trying to stop immune pop as well, going in a very aggressive Farza,
bird form trying to lock. I don't think so. That's a good idea. Hindi na nagpaganda yan. May execute. Nasaan ang execute? There you go. You were able to take down ang isang magandang Masha dito habang kinukuha nila dito. Punit, muntikan lang pala ma-pick off ang isang Esmeralda. Lumilim pa nga. Their focus fire. Esmeralda will fall plus the turret. It's only a space provided para sa the rest of Mimian Esports. Ayan na nga. Makikita na rin naman natin doon, Prof. B, sa ginawa nila yung pag-overextend naging masyadong crucial eh. Masakit-sakit. Pero ayan, mukhang mas ayos na ba yung mic ko ngayon? Okay, titignan ko muna yung comments ng viewers natin. Sorry kanina. Medyo gigil lang. Pero Ryota trying to up their minion wave onto the bottom lane. Lilia, nakaposisyon na naman dito sa may bandang waiver side natin, Prof. B. Arang ang daming basher ni Maynard ah. Pag nagkamali ka ata, kalto kayo kay Ghost Wrecker eh. Ganun nakikita ko eh, no? Feeder si Maynard. Si Maynard talaga, yung parang nagiging ano daw, pabigat! Ano ba yan, live? Kailangan kausapin mo yan, ano, Wrecker ah, after ng ano, laro ah, medyo bumibigat si Maynard ah. Ang dami palang coach dito ng Fantasma, Prof. B, sa may comment section natin. Nagagalit sila, coach! Oh, lahat yan, hiner ni ano, ni tawag dito ni Wrecker. Analyst na lahat yan. Ganyan kayaman ang Team Fantasma. Pero eto na, Kagawang ng Lord. This is 2 against none with regards to Retribution. Pag nalo sa tampa sila dito, pekto sa abutin nila sa Fantasma leader. Ayun! Arkeo sa mukha. Ayun! Sa bakuhan. Ang daming pulado. Dalawa pa nga dito. Tumatakbo si Hellcurt. The force of teamfight. Makukuha. Si Ryota. Diyos ko. Inislam lang sa mukha. Ayun na. Dumikit. May better earth strike ba to? Pwede pang bumaon to. Positioning wise, bang! 2! Pero, what a bursting fireball! Searing torrent going in. They're able to take down the Lord for the side of Nimian. Kasalanan na naman to ni Maynard. Bro, pinakabay lang. Irinig ko talaga yung mura sa ulo ko habang tinetake down yung Lord doon. Lalo na iwan pa to si Ceres pa kasi Maynard. Ikaw talaga, Maynard, oh, may kasalanan ng lahat. Nagkakagulo pati mga audience natin dito. Look at that middle lane turret. Wala pa naman pampush na minion wave dito. Pero ang Lord natin nagbamarcha sa may batang top lane ng Fantasma. Matapataba na rin itong Mayan, bro, ng Mimian Esports. Look at that. May Blade of Emphasis na dito with the Endless Battle. Okay, naka-Blade of Despair pa. Pati dito si Hellcurt talagang babaon kung babaon yung kuko nito, Prof. B. Oo nga, kung titignan nyo guys, item check, ayun o, pang single target eto mga Nimian. Ang ginawa nila, nag-force ano, sila rotation dun sa top side. So lumabang kanina yung Fantasma, that's a misposition. Though meron silang dalawang retry, I don't know bakit hindi sila dumikit to force the retry. And nasa position eh, the best position pagka may Atlas ka is sa pick ni Lord. Kasi hindi mo kailangan siksik, lahat sila magsisiksikan talaga dun. Yes, so automatic, mahuhuli mo using the Fatal Links. Na misposition lang kasi huli nang dumating yung ibang members ng Fantasma for the force rotation dahil umikot din etong si Masha plus the Hellcurt combination. Yes, tama ka dyan, Prof. Yan, look at that. Gusto na nila i-take down dito lahat ng tore na kaya nila. Pero look at that. Mark of Tito, no? But trying to run away. But subsidy naman. Ang dami. Sinayang doon ang Fantasma. Hindi nila na-take down yung gusto sana nila i-take off. Nag-correct dito pati Zaman Force. Pero knockback Israel. Hindi makalapit dito si Wrecker. Pero gusto niya kunin si Yawi. Oh, to the back. Hey, Ryota. Gusto niya sa Morota para hindi makitas dito si Wrecker. Pero hindi nag-end up. Great to all to that first line of Indian Esports. Natatawa pa nga si Poppy. Pakita mo kaya, item check nga tayo. May nagsabi kasi, comedy pa yung build ni Maynard. Patingin nga, hindi ko sure eh. Nakalibro. Libro, nagbabasa naman pala guys. Kaya naglibro yan. Nagbabasa pa eh. Kaya nga ano yan eh, di ba? Anong tawag niya sa item na yan? Ano? Book of Talisman. Yes. So nag-ano pa yan, nag-check pa ng mga items yan. Sino nagsabi ro? Love trip yun ah. Diba? Grabe naman kayo kay Boss Maynard, malakas natin dito. Pero look at that, Yawi positioning again. Centered airstrike pang kontra dito. Dinis pa ta nila yung mga miyembro ng Nimian Esports. Yun lamang dito nasa Nimian Esports. Pero one wrong mistake, kaya pa rin na ma-turn around dito ng Fantasma. Wala, kulang sa damage eh. You have this Esmeralda, most likely dapat nag-damage type ka. Kasi ang pinaka-defensive type nyo, it's not the Esmeralda building that kind of item. It should be the Farsa.
di ba? Ang ano kasi ng Farsight to clear waves, ang manggagaling ng damage dito is sa Hari tsaka Esmeralda. Kaso nag-defensive item etong si Esmeralda. So yung damage na inaasahan natin, wala tayong makikita as of now. Yes, yes. Tama ka dyan. Yung sa itemings din natin dito, nagkakatalo. Winter Truncheon, binalanalita ni Farsa, trying to defend off the bottom lane turret ng Phantasma, pero hindi, nag-success pa rin sila dito sa pagtitas ng another turret sa bottom lane. Look at that, Chichu Dog, nag-clear lang din ng minion wave. Ramdam na ramdam na ng Phantasma ang pressure na binibigay dito ng minion esports. Leonard lang, malakas Leonard lang, leader. Sabi dito ng mga comments natin sa viewers. Menard out, Mr. B in. Galit na galit talaga. Yatap. Let's see kung anong mangyayari dito. Ang gagawin pa nga, kung makakabalik pa ang Phantasma sa pagkaligaw against Team Nimian. And one-on-one Lord lang to ha. Etong si Masha, nakikipagsuntukan dito sa Lord habang naka-zone out lang to. Look at the position. Hellcurt and Valir combination. Pag may pumasok, yeah, pwede magpadilim. Pwede nilang gawin. Ayun na nga, tulad niyan, si Menard, nakita, the walking gold, there, Nova, nagmintis pa nga, pero still, they're able to take down Menard. Menard score, 2-7-2. Ako may nasisisi mamaya dito, Propi, sa team ng Phantasma. Wala nga rin Calamity Reaper na mostly nakikita talaga natin sa isang Esmeralda. Tama. Nagtatawanan yung mga viewers natin. Seryosong laban po ito, ha? Seryosong laban pa rin po ito. Mukhang medyo hindi ata maganda ang bitawan ng Team Phantasma dito. Mm-hmm. Ayan, score natin 13-21, pero mukhang kailangan na tumawag ng 911 the rest of the gang ng Phantasma with the Lord. The six-man, yeah, is already up with a Chichu Dog naman. Pumofocus pa lang dito sa tore. Sinagot, RKO dito, oh, sa Rito. Look at that. Pero si Masha, mabaw lang. And the first game goes for the side of Nimion.